Nagkaroon na violent storm. Storm na nga, violent pa. Napihira, no? Taka naman na, sige mo, storm na nga, violent pa. Meron bang storm na, ano, gentle? Meron bang storm na quiet and peaceful? Wala. Pero, ibang lasa, no, violent storm. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Halos masira. Yung ilalagay niyang barko, muntik nang masira. Grabe. Nakikinig pa po ba tayo? Verse 5. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. Yan. So bawat isang nakasakay, ano na, natakot na sila. Umiyak na sila at tumawag sa kanilang Diyos. Yan. Sa loob ng barkong iyon, may mga nakasakay, may kanya-kanya silang Diyos. Tama? Sa Pilipinas, di ba? Ang Pilipinas, ang mga Pilipino, may kanya-kanyang Diyos. Tama? Oh. Sa Pilipinas, ang Diyos nila si Buddha. Oh. Di ba? Pero yung iba, si Buddha, sa kanila, Alcantia. Tama? O, tama ba? Oh. Di ba yung iba, sa kanila, si Buddha, Diyos? Yes! Pero sa iba, si Buddha, Alcantia. Nilalagyan nila ng may Alcantia. Yung Alcantia, Buddha. Oh, you see? Diba? Alam nyo ba sa India eh, ang mga baka, mga sacred yan, mga divine yan. No? Alam nyo ba sa atin ang baka nilalaga? Oh, you see? Oh, ganun yun eh. Diba? Para sa iba, mga malika lang nila yun. Pero para sa iba, yung mga malika nila, Diyos-Diyosan nila yun, mga Diyos nila yun. Amen po ba? No? So, anong nangyari? No? All the sailors were afraid and each cried out to his own God. Nandalangin na sila sa kanilang Diyos. Kanya-kanyang tawag sa kanilang Diyos. So, noong unang panahon ay uso na ang pagkakaroon ng kanya-kanyang Diyos. At anong nangyari? No? Anong nangyari? And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Ayun. Ang ginawa nila, yung mga nagdala nila, yung mga laman ng kabarko nila, pinaghahagisan nila. Alam mo, pagdating ng sunog, wala kang ililigtas, higit sa lahat, sarili mo na. Yes. Pag meron kang mahal sa buhay na naiwan, iligtas mo pa rin. Pero ang ililigtas mo, busa, aso, kalapate, iwan mo na yan. Kahit $100 million ang may iwan, iwanan mo na yan. Mas mahalaga ang buhay. Tandaan mo yan. Eh, anong nangyari? So, yung kanilang mga karga, nagkatapunan nila. Paliwala na yan, kahit anong klase pa yan, paliwala na yan. Mas mahalaga ang buhay. No? But Jonah had gone below the deck where he lay down and fell into a deep sleep. Alam mo si Jonah, wala siyang pakialam. Nandun siya sa ilalim, tulog siya. Tulog siya. Carefree. No? Wala siya. So anong nangyari? Ituloy natin ang pagbasa. Sa verse 6, the captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish." Ginising siya. Oh, bakit tulog na tulog ka? Sabi sa kanya. Bakit hindi ka tumawag sa Diyos mo? Baka yung Diyos mo pakinggan tayo. Bakit hindi ka tumawag sa Diyos mo? No? Para pakinggan tayo, baka pakinggan tayo ng Diyos mo. Upang sa ganun ay hindi tayo mapahamak. Tuloy natin ang pagbasa. Then the sailor said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots and the lot fell on Jonah. Nagpanabunutan sila. Ano kayang ginawa din ng panabunutan? Siguro baka nag-check-in po sila. O ganyan. O sige. Bandang huli, nalaman ang may kasalanan pala si Jonah. Ganun pala yun, tingin kayo sa akin. Pag ako pala nagkasala, kahit magtago ako ng magtago at magtakip ako ng magtakip, isang araw mabubuko rin ako. Amen? Amen? May matipita ako ba? Time lang pala, tarating din yung time, mabubuko rin ako. Kaya si Jonah, nabuko siya. Hello, kitao mo ba? So ano nangyari? Tuloy natin yung verse 8. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is
your country from what people are you? Ayan na, tinatanong na ngayon si Jonah, ini-interrogate na si Jonah ngayon. Sabi ng Captain P. Jonah, baga matutulog, maganda ang preaching. Este, sabi sa kanya, taga saan ka ba? Sabi sa kanya. Bakit ba nangyayari sa atin ang mga bagay na ito? Anong bansa ba nagmula ka? Anong klase ba ang citizen mo? Anong citizen ka ba? Verse 9, tingnan natin yung verse 9. He answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Alam mo, alam ni Jonah kung sino siya, kilala ni Jonah kung sino siya. I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Kung sa panahon natin ngayon, sino ka ba, taga saan ka ba? Kristiyano ako eh. Kita ako pa buka dito. Tignan natin ang magbasa. They terrified them and they asked, what have you done? Nangatok sila, no? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. Yung sinabi na niya rin sa kanila, tumatakas ako sa Ginoo. Nagalagyo ako sa Ginoo, tumatakas ako. May pinapagawa sa akin ng Diyos, pinapa-evangelize niya sa akin ng Nineveh, tumakas ako. Pinapa-warningan sa akin ng Lord ang Nineveh, pero tumakas ako. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 11, the sea was getting rougher and rougher, so they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Natawa ako rito eh. Nung sinabi niya, tumakas ako sa Panginoon. Alam mo, lalong tumindi yung bagyo. Nung sinabi niya, tumakas siya. Tinan ninyo, the sea was getting rougher and rougher. Ganun pa na tayo, no? Kung sinabi natin, nagkasala ako, naku. Lagong nagingit-ingit pala ang kalangitan niya. Pag hindi pa natin nakaagawa sa kalawa pa ng Diyos, lalo pa nang nagingit-ingit ang kalangitan. Ngayon, tinanong siya ngayon, ano bang dapat namin gawin sa'yo para tumigil na ang dagat? Kumalma na ang dagat. Ano bang dapat namin gawin sa'yo para kumalma na ang dagat? Eh, huli na siya eh. Buko na siya eh. Siya yung nagkasala eh. Tuloy natin ang pagbasa. Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Alam mo, ano to eh? Kung sa panahon natin ngayon, si Jonah, kilala niya ang Diyos eh. Alam niya ang will ng Lord eh. Kung sa panahon ngayon, makasabi natin well versed si Jonah. Sabi niya, wala namang ibang dahilan kung bakit nakakaganyan ang dagat eh. Dahil sa akin yan. Kung baga sa ano, sa Tagalog eh, nadadamay lang kayo, sabi niya. Pero ito gawin ninyo, ihagis niyo ako sa dagat, titigil na ang bagyo. Nakikinig pa ba tayo? Isipin mo ha, nagpapahagis na siya sa dagat para tumigil na. Kinadadamay kayo eh. Ano bang tawag dito? Suicide? Masi-suicide na siya. Para tumigil na yung bagyo, mabuti pa ihagis na lang niya ako sa dagat. Yun ang solusyon niya, yun ang pinaka-solusyon niya. Ituloy natin ang pagbasa. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not. For the sea grew even wilder than before. Ito, makinig kayong maigi. Sino ba namang mga tao ang gustong mamatay sa kapwa-tao niya? Isipin mo. Maliban lang kung wala sa sarili, wala sa isip, o sabog sa droga. Pero pag nasa matinong kaisipan niya, kahit hindi born again yan, hindi papayag yan na makapatay ng tao. Tama? Kaya hindi sila pumayag. Hindi nila tinabot si Jonah sa dagat. Bagkus, nagpumilit sila na makarating sa lupa, pero hindi nila magawa dahil lalong nagngingit-ngit ang langit. Ayun. Kapag tayo pala ay nawala sa kalooban ng Lord at patuloy na wala sa kalooban ng Lord, lalo pa lang nagngingit-ngit ang langit. Nakikinig pa po ba tayo? Diba? Paano niyo masasabi o kailan niyo masasabi na ngumingiti ang langit? Sinong nakakaalam? Kapag ano? Maaraw. Ano pa? Masarap ang hangin. Ano pa? May rainbow.
Di ba? Uy, may rainbow. Ngumingiti ang langit, sabi nila. Pero pag bagyo ay nag-ingit-ngit ang langit, sabi nila. So, habang si Jonah ay nasa gitna ng wala sa kalooban ng Lord, lalong nag-ingit-ngit ang langit. Yung panahin. Kapag wala tayo sa kalooban ng Lord, judgment upon judgment. Pero pag nasa gitna tayo ng kalooban ng Lord, blessings upon blessings. Tandaan natin yan. Napakabuman natin. Tuloy natin. Verse 14. Then they cried out to the Lord, "Please, Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, Lord, have done as you please." So nag-pray na sila. Wala na silang magawa eh. Panginoon, huwag niyo pong sigilin sa amin ang buhay ng taong ito. So siguro, hinawakan na nila kamay at paa. Isa! Dalawa! Ituloy natin. Verse 15. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. Sipin mo yun. Isa! Dalawa! Tatlo! Paghagis ki Jonah, shup, biglang tumahimik ang dagat. Huh? Grabe. Tumahimik ang dagat. Tuloy natin ang pagbasa. At this, the man greatly feared the Lord. Tingnan ninyo ha, dito meron kayo makikita ng wisdom si Lord. Pakikita ninyo, alam mo ba, pinahintulutan ng Panginoon na si Jonah ay itapon sa dagat. You know why? Ito ang wisdom ng Lord, ang ganda. Sabi nga ng Bible, God's wisdom is different from our wisdom. God's plan is different from our plans. Amen po ba? Oh. Kaya sana magising na si Manny Pacquiao at ang mga pastor at mga Christian na inaayunan ang pagbabaksing niya. Dahil ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na dapat makipagbaksing pa. 1 John 4, 7 and 8, love one another, not laban another. Not baksing one another. Kaya napakaganda ng mensahe last Friday. Panoorin nyo sa Facebook, panoorin nyo sa YouTube, orderin nyo ang DVD, pinamagatan ng laban another. Not love. Love one another, not laban another. Kikinig pa po ba tayo? Eh maraming lungkot na lungkot sa pagkatalo ni Manny Pacquiao. Kay matalo si Pacquiao, kay matalo sa pag si Pacquiao, walang pakinabang ang Diyos niya. Kasi ang Diyos, hindi naman bumubusta kay Manny Pacquiao eh. Yung mga bumubusta kay Manny Pacquiao, yun ang nakikinabang kay Manny Pacquiao. Di ba? Matalo-matalo si Manny Pacquiao, walang pakinabang ang Diyos niya. Genesis 1:27. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. 1 Corinthians 3:16, our bodies are temple of the Holy Spirit. Sabi ng Bible, love your enemy. Curse not those who curse you, but bless those who persecute you. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Talunin mo ng mabuti ang masama. Amen. O anong ginawa ni Marquez? Ilang round pa lang, pinabagsak si Pacquiao. O ba, nag-aalit si Pacquiao, gumanti. Pinabagsak din niya si Marquez. Lalo siyang ginanahan. Handa na mabagsak niya si Marquez. E si Marquez, naghihintay lang pala. Pinanatan siya ngayon, tulog siya. Ay. O yan ang sinasabi natin. O. Kaya mawalang galang na sa mga Christians, pastors, hindi kalooban ng Diyos ang baksing. Alam na alam natin yan. Tanungin mo si Manny Pacquiao, gusto mo ba yung mga anak mo magbaksing? Ayoko, ayoko. Buhay ang nakatayaran eh. Alam mo pa ng buhay ang nakatayaran eh. Ang pakinggan nyo ito. Sabi ni Mami Junicia, Mani, nasa'yo na ang lahat. Yaman at kasikatan. Tumigil ka na ng pagbabaksing. Eh si Manny Pacquiao ayaw pa rin. Ayun, hindi marunong makinig sa magandang payong ng magulang. Si Manny Pacquiao, pinatulog ni Marquez. Kaya ang mga anak ay dapat pakinig sa magagandang payong ng magulang. Kaya tayong mga magulang, kahit na ang mga anak natin ay magkakaanak na o may anak na o magkakaabo pa ang ating mga anak, huwag tayong tumigil ng paggabay at pagpapayo sa kanila. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam mo, aminin natin na totoo ito eh. Bilang mawalan ka lang ng mga anak ha. Huwag kayo magagalit dito. Pero tanungin nyo ang mga magulang. Isa sa nagpapapagod sa aming mga buhay ang pag-aasikaso ng aming mga anak.
Nakamali. Misan wala naman kami ginagawa, parang pagod na pagod kami. Tatay, bakit pagod na pagod ka? Eh, kaiisip ko sa magiging kinabukasan ko rin. Yes, that's wrong. Totoo po yun. At pag kayo naging mga magulang na anak ninyo, kung paano ang mapag-aalala ng magulang sa kanilang mga anak, ay gano'n na lamang po talaga. Mag-aasagaso, pag-iintindi. Kaya si Mami Junicia, hindi siya born again, sinisisi niya yung pagiging born again ng Pacquiao, kaya natatalo, pero wala na mga, wala namang connection yun. Pero yung magandang payo ni Mami Junicia, mali, nasa imo na tanan, nasa imo na lahat, yaman at kasikatan, tigil ng pagbabaksing, mali. Kaya ayaw pa rin ni Mami Pacquiao eh. Ayaw pa rin tumigil eh. Ano yung nangyari? Pinatuhulog tuloy ni Marquez. Ginigising siya ni Buboy, sabi rin ni, yung assistant niya, sabi ni Manny, Buboy, tapos na ba yung boxing? Tapos na, nakatulog siya. Kaya alam mo, dapat yung pastor ni Manny Pacquiao, yung mga pastor, pati yung mga Christian, kaya nasabihan si Manny, ituloy mo na Manny ang magbabagong buhay. Huwag ka nang mag-boxing. Mag-preach ka na lang ng salita ng Diyos. Amen? Marami pang papasok ng langit. Amen? At pagka natin ng Panginoon. Yes! Mag-artista si Manny, marami papalakpak. Pero hindi sila papasok ng langit. Tama? Magmaging politician si Manny Pacquiao, nakakagawa siya ng magagandang batas, makakapagpatapad siya ng magagandang batas, pero hindi papasok ng langit. Pero si Manny Pacquiao, mag-preach ng gospel, maraming papasok ng langit. Ito ang kasalanan ni Jonah. Pinapag-preach ng gospel, tinatakasan niya. Tinatakasan niya ang pag-i-evangelize sa pagliligtas ng kaluluwa, tumakas siya. Pero sa malaking pagkakamali niya, ang dagat ay ginulong ng Diyos. Walang magawa ang mga kasama niya, itapon siya sa dagat. At ito ang wisdom ng Lord. Pakipakinig kayong maigi. Pinahintulutan ng Diyos na si Jonah ay matapon sa dagat. Bakit? Ito ang nangyari. At this, the men greatly feared the Lord and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. You see? Anong nangyari? Nung di bumabagyo, no? Tingin kayo sa akin, bumabagyo. Nakita ng captain, nasa ilalim siya, nasa deck siya, ginising siya. Sino ka ba? Taga saan ka ba? Anong bansa mo? Anong trabaho mo? Sa kaban ang galing? Nagpakilala siya. At to cut the story short, sabi niya, ako ang dahilan kung bakit ganyan ang dagat. Itapon niyo ako sa dagat sapagkat ako ang may kasalanan dahil ako'y sumasamba sa tunay na Diyos. At ako ay lumayo sa kanya, tumakas ako. Sinabi niya, tinatawag ako ng Lord to preach the gospel of Christ. Pinapa-evangelize sa akin ng Nineveh, tumakas ako. Anong nangyari? So ito ang nangyari na dadami kayo. Nakikinig po ba tayo? Unknowingly, hindi sinasadya, marahil hindi alam ni Jonah, nakapag-evangelize na siya, nakapag-preach na siya. At para lubos na maniwala sa kanya ang mga in-evangelize niya, listen very carefully, at para lubos na maniwala sa kanya ang in-evangelize niya, nung itinapos siya ng dagat, tumigil ang bagyo sa dagat. Doon na-prove ng mga kasama niya sa dagat, no? Na tama ang ipinangaral ni Jonah at tama ang Diyos ni Jonah. Anong ginawa nila? Sila ay sumamba, nag-alay ng papuri, pagsamba at naglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Kalakpakan natin ang Panginoong Diyos. Listen, tingin kayo sa akin. Opo, minsan nauunawaan din tayo ng Diyos. Kung bakit ayaw nating mag-evangelize, ang hirap kasing mag-evangelize, tama? Totoo. Kahit mahal mo na sa buhay, ang hirap pag-evangelize. Pero, kapag faithful ka, honest ka sa pag-i-evangelize, sincere ka sa pag-i-evangelize, walang magagawa ang Diyos. Tulungan ka para ang gusto mong ma-evangelize, ma-evangelize mo. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Yes! Walang mahirap sa Panginoon. Ateista, Muslim, Arabo, kahit kasino pa na mahirap na i-evangelize,
Pag gusto mong i-evangelize yan, gagawa niyo sa paraan para sa sila ma-evangelize. Yun. Pinatunayan ng Diyos na totoo ang Diyos, ipinangaral ni Jonah, totoo ang Diyos ni Jonah, totoo ang pinapagawa ni Jonah, nang inihagis nila si Jonah, tumigil ang dagat. Anong nangyari kay Jonah? Pinatay pa nun niyo si Jonah? Hindi. Ituloy natin ang pagbasa. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Hindi namatay si Jonah. Ang ginawa ng Lord para lalo pang maging effective ang pangangaral ni Jonah, si Jonah ay hindi kumain, hindi kuminom ng tubig, hindi kumain ng anumang pagkain. Nag-absolute fasting siya 3 days and 3 nights sa loob ng tiyanang budanding. Budanding yan. Ang budanding, well sharp. Ang budanding, di ba, napakalaki pero hindi nangangain ng tao. Ang budanding ay maamo. Hindi nangangain ng tao yan. Kaya ang pinadala ng Panginoon ay hindi sharp na nangangain ng tao, kundi isang well sharp na kagaya ng budanding. Kaya ang ginawa ng budanding, malaki yan, pero maamo yan. Kaya hindi lahat ng mga malalaking tao, malalaking katawan, ay matatapang. Hindi lahat. Meron ding malalaking tao, malalaking katawan, medyo ganyan yung mukha, pero mababait yan. Amen. At hindi rin naman lahat na mapapayat at malilit, mga panda at maamo ang mukha, mababait. Hindi rin naman lahat. Inasabi ko lang yung totoo. Diba? Ganoon. At alam nyo rin naman yung totoo, diba? Ano nangyari? Sa loob ng tiyan, nandun si Jonah. Siya nalang siya ng budanding. Iahagin. Nagbibilang pa lang sila. Isa, dalawa, tatlo. Tinawagan ng Lord si budanding. Budanding, hindi ka na. Saluhin mo si Jonah. Nandun si budanding. Nakahanda na. Nakahanda na si budanding. Hello! Napakabait ng Diyos, di ba? Kahit makasalanan tayo, handa pa rin tayong iligtas sa saluhin ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord yan. Kasi sinasabi natin, ako nagkasala na ako, parurusahan na ako ng Lord. At sabi ng budanding, hindi pa. One more chance. Hindi pa, one more chance. Ha? Habang may buhay, may pag-asa, sabi ng budanding. Kinalo siya ng budanding. Nung nasa labi siya ng budanding, nakapag-isip-isip siya. At di ko na babasahin pa kasi kahaba yung preaching ko. Basahin yung chapter 2, basahin yung chapter 3. At nung siya nakapag-isip-isip na, eto na. Ito na ang magwawakas. Pinutol ko na yung chapter 2, hindi ko na binasa. Yung chapter 3, hindi ko na binasa. Chapter 4 na tayo. Di ba? Sinorkat ko na eh. Nakapag-isip-isip na siya. Nung siya nakapag-isip-isip na, kinausap ko din siya ng Diyos. Kinausap. Di ba? Ang hirap kausapin ng mga nag-hysterical na tao. Di ba? Ang hirap kausapin ng mga nagagalit, mga naiinis. Di ba? Lapitan mo yung naiinis, ikaw pala sa punutan niya. Kaya, pag may mga naiinis, layo-layo ka rin. Baka ikaw ang maso punutan. Kaya anong nangyari? Nung nakapag-isip-isip na siya, kinausap siya ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng Diyos, Jonah, pumunta ka sa Ninive. Hello? Listen very carefully. Tingin sa akin. Pag ikaw ay nag-fall into sin, ikaw ay nagkasala, hindi ka nakagawa sa kalooban ng Panginoon. Kung ano, yung unang pinapagawa sa iyo ng Diyos, yun muli ang ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kakausapin ka niyang muli. Jonah, for the second time around, puntahan mo ang Ninive. Iligtas mo sila. And listen very carefully. Lingkod ng Diyos. Napakasamang propeta naman ni Jonah. Bakit siya pinili ng Diyos sa propeta? Eh, napakasama naman pala niya. Isipin mo, tinakasan niya ang tawag niya. Sa aking pag-aaral ng malalim, marahil merong dahilan si Jonah kung bakit siya tumakas sa kalooban ng Diyos. Marahil ayaw niyang tumakas sa kalooban ng Diyos actually talaga. Kaya lamang siya napatakas. Tingnan niyo ito. Kasi ang pupuntahan niyang tao para evangelize mga masasama. Hello. Masasama. Oh, titigas naman ng mga ulo niyan eh.
Tigis-tigis ng ulo niya. Imbitahan, padaluhin, i-evangelize. Mamatay na yun, mapunta na yung perno, matigas ulo niya. Diba? Totoo. Ito si Jonah. Maybe this is one of the reasons of Jonah. Why did he run away from the Lord? Bakit siya tumulo? Nabuhay ka pa. Diba? Misan tao, tinatapag mong ano eh. Diba? Animal. Diba? Pag ganyan. Nabuhay ka pa, napakasama mo. Saan nagbubukay yung lupa, kinain ka na. Ganyan kasama ang mga taga Ninibi. Kaya ayaw pumunta ni Jonah. Hindi mo rin siya masisi. Marahil, ito ang reason niya. Naalala ko ang isang mga naral. This is a true story. Sabi ng Diyos sa kanya, pastoran mo yun. Ayaw niya. Pumunta sa kanya yung mga miyembro. Pastoran mo po kami kasi wala kaming pastor. Pero alam niya, siya pinapagpastor ng Diyos doon. Kaya nakaayaw niya kasi nga, mga matitigas ang ulo. Sabi niya, ayoko. Pero nung pag-alis ng mga tupang iyon, kinausap siya ng Diyos, pastoran ko. Hello? Naalala ko isang pastor pa, this is again true story. Pagka-graduate niya ng Bible school, sabi niya, patapastor na ako. Lord, bigyan mo ako ng mga engineer, bigyan mo ako ng mga architect, ng mga nurse, ng mga doctor, ng mga teacher. Sabi niya, ngayon, eto na, nagpastor na siya. Dumating yung mga ano, mga Gangnam Style. Hindi, wala pa. Wala pa ba ng Gangnam Style ng unang panahon? Mga give me five men! Dumating. Sabi niya, Lord, I'm praying for teachers. I'm praying for architects, for nurses. I'm praying for doctors and those who are, mga ano, yun na nga. Eh, dumating mga give me five men, yeah. Oh, yeah. Alam mo, this is a true story. Nangingiti ka, natatawa kayo, parang kayo kayo, pero this is a true story. Alam mo, nung nabago ang buhay ng mga taong ito, alam mo, naging mga lingkod ng Diyos. Yes. Alam mo, meron sa ibang bansa, nakalimutan ko lang sa ang bansa ito, may train na ang laman ng train, mga ulilang lubos. At yung train na iyon, laman ng mga ulilang lubos, pinapaangkon yun. At alam mo ba yung mga ulilang lubos na iyon, marami roon ay naging mga malaking tao sa kanilang bansa. You see? Nakikinig pa mo ba tayo? Kaya iba ang panuntunan ng Diyos. Amen? Huwag mong tingnan ang sarili mo na maliit. Tingnan mo ang sarili mo. Napakaganda mo, napakagwapo mo. Ituro nyo ng ganon, turo mo. Sige, turo mo. Sabay turong ganon, ito ang pinagpapala ng Diyos ng tuloy mo. Amen. Tapangan natin sa Lord. May isa pa, isa pa, isa pa. Ito ang best friend ni Jesus forever. At saka minsan, maraming beses, ang pinapagawa sa'yo ng Diyos, pinapasa mo sa iba. Totoo yan. Pinapasa mo sa iba, pinapagawa sa'yo ng Diyos. Hello? Anong nangyari? Si Jonah ay napunta sa loob sa biyan, sa Tiana, Manila. Ng Wilshire, ng Budanding. At for the second time around, Jonah chapter 4, pinapunta siya ng Lord sa Ninibe. Eto, tingin kayo sa akin. Ayon sa aking nabasa, wala naman to sa Bible eh. Pero marahil daw, ito ang naging kaparaanan ng Diyos. Kasi ang Diyos ng Ninibe ay si Dagon. Dagon, D-A-G-O-N. Ano yung sabihin? Ano, sino ba si Dagon? Parang siyokoy. Ano yung siyokoy? Ano yung siyokoy?
Pag lalaki, Shokoy. Pag babae, Sirena. O, alam na ninyo, half man,